Hati naman ang opinyon ng mga commuter at maging ng mga chuper sa hirit na ilang transport group na surge fee tuwing rush hour sa Metro Manila. Yan ang headline, Pilipinas ni Nico Bagsik. Panibagong taas presyo na naman ng diesel ang sumalubong sa mga kababayan nating GP drivers kahapon. Dahil sa halos 7 pesos na taas presyo kada litro ng diesel, ay burado na ang naging rollback sa presyo nito ng mga nakaraang linggo. Kaya naman isinusulong ng ilang transport groups ang panibagong pisong dagdag sa pamasahe o price surge sa mga jeepney, ngunit tuwing rush hour lang. Pero para sa mga chuper ng jeepney, hindi sapat ang kakarampot na pisong dagdag sa pamasahe kung ikukumpara sa itinaas ng presyo ng langis sa mga nagdaang linggo. Para sa kanila, mas mainam na pababain ang presyo ng produktong petrolyo. Mahigit kalahati anila ng kanilang kita sa pamamasada ay napupunta lang sa pagpapagasolina. Samantala, hati naman ang saloobin ng mga pasahero sa napipintong panibagong pisong surge fee sa mga pampasaherong jeepney. Alang ang mangyayari niya, wala naman talaga kasi magkakaroon. Paano kami magkakaroon ng kaginawaan doon? Wala sir eh, kaya mahirap sir. Kaya yung sa pisong dagdag uli ngayon, wala. Pasak diesel lang napupunta sir. Dati no, kasi sa krudo lang napupunta yung dagdag eh. Ginagawa ko pang krudo eh. Tapos yung mga itong pasero, kumangalis ko mo sa'yo. Pag nagdagdag ulit ng ano, kulang sa sahod kuya pag ano, kulang. Alanganin. Parang yung sahod ko, parang pamasahe ko na lagi-lagi. Patuloy po na pagtas ng oil price natin. Sa tingin ko tama lang din po yun. Kasi mahirap din po mamasada para sa mga jeepney drivers din natin. Reklamo din ng iba pang mga chuper ang mabagal na pagpapalabas ng fare matrix kaya hindi pa sila makapaningil ng pisong dagdag sa pasahe noong October 3. Problema pa ngayon namin, katulad ngayon, ha? Hindi makapaningil dahil wala yung fare matrix. Bayad na ako pero wala pa rin yung matrix. Bukod sa mga jeepney, 2 piso naman ang minumungkahing dagdag sa pamasahe para sa mga pampublikong bus. Para sa Headline Pilipinas, Nico Bagsik, ABS-CBN News. Masusi namang pinagpag-aaralan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang hirit ng ilang transport group na surge fee sa jeep at bus tuwing rush hour. Sa ilalim ng petisyon, maniningil ng dagdag pasahe tuwing rush hour o tuwing alas 5 hanggang alas 8 ng umaga at alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. So, kailangan talaga sobrang pag-aaral nito kasi maaring may benefit ito sa drivers, operator, may benefit din ito doon sa consumers, pero both at the end of the day, increase pa rin po ito. Correct. So kailangan pag-aralan. Gaya ng piston, tutol din ang grupo ng mga commuter sa hiling ng paniningil ng surge fee tuwing rush hour. Hindi po kami sumasang-ayon sapagkat wala po itong legal na batayan at wala po itong pamantayan para sabihin natin na ito ay kapaki-pakinabang sa lahat ng kinauukulan. Maging ang Commuters of the Philippines Advocacy Group, iginiit na hindi dapat magkaroon ng surge pricing sa mga jeep at bus. Sabi sa teleradyo ni Julius Dalay na pinuno ng grupo, di gaya ng mga TNVS, maituturing na backbone o fallback ng commuters sa mga pampublikong sasakyan. Ayon kay Dalay, hindi sagot ang surge fee para matulungan ang mga driver. Balik tayo sa ayuda. No? Ayuda whether directly sa ito yung pagbibigay ng cash assistance or indirectly sa pagbibigay ng malaking diskwento sa mga pumapasada pagdating sa diesel, sa crudo. So, at the end of the day kasi yung surge pricing, boost yan sa lahat. Eh, no? Yung sa mga driver kasi, paano mo yan? Kasama ang loob ng mga commuter na parang kayo lang ba nahihirapan sa panahon na ito? Lahat naman tayo nahihirapan. Totoo.